So News 5, ayan. Fact check na naman sila. A pro-Marcos blogger claimed that the family of the late dictator was kidnapped when they were brought to Hawaii in 1986. This claim is false. Oh, fact check claim that Marcos were kidnapped in 1986 is false. Ano masasabi mo dyan? Ako sir, ang talagang statement din na pinaniniwalaan ko po ay itong kinidnap talaga ang mga Marcos. Ito po mga kababayan, ang pagdala sa iyo sa isang lugar na hindi po naman or against your will, against sa iyong sariling kalooban, ang pagdala po sa iyo sa isang lugar ay pwede na pong masabing kidnapping. Correct. Basically po, pag yung dinala ka sa isang lugar, tapos ayaw mong pumunta doon, pwenersa ka, mga kababayan, talagang sapilitan po ito. Bakit po? Gusto ba ng mga Marcos nasa Hawaii sila pumunta? Hindi. Ibig sabihin, it is against their will. Labag po sa kanilang kalooban. Pag ikaw po ay dinala sa isang lugar, anong pong ibig sabihin nun? Na kung saan, against your will, against sa iyong kalooban, pwede po yung kidnapping. Oo. Same sa nangyari po sa mga Marcos. Ito, napanood ko to, yung habang nire-reactional niya to eh. Nandun niya yung si Ferdinand E. Marcos, yung reaction niya daw is, kumbaga parang, bakit kami nandito? Bakit dito kami dinala? Tapos habang yung mga Amerikano nga daw, ayan, ibabalik ko partner. Kumbaga sabi ni Sangkay Janjan dito is yung mga Amerikano, ready na yung mga isusukbet sa kanya eh. Oh. So ayan. Ito yung fact check nila is kumbaga target lang talaga yung mga vloggers. Eh, no? Kasi may isang beses akong nakita. Yun is although almost talagang 80% na meron ng ebidensya. Pero dahil hindi nila matawag na fake news, ang ginawa nila, lack of context. Para lang isipin ng taong bayan na nagpapahayag itong tao na to ng isang impormasyon na kulang sa ebidensya. Pero ang ebidensya, may isa ka lang makita. Kumbaga, kapanipaniwala na eh, di ba? Pero nag-safe sila doon na sabi na lang nila, lack of context. Ayan. News 5. Kaya kung babasahin natin, sir, yung mismong article ni News 5. Okay. It was also not the first time that kidnapping claim was plugged by the media. Kay Sangkay Sir, ito, Alter Media, a member of First PH, a fact check at TikTok content that showed spliced videos to echo the claim that the Marcos family was kidnapped and brought to Hawaii. Alter Media. Kung aanin natin kung ano ba yung meron sa Alter Media, po ang isang YouTube channel din yan, sir, or Facebook page, or sabihin natin independent media entity kuno ang Alter Media, pero sir, parang operatives din ng ano eh, kung ito kanan kaliwa sila. So sila yung fact checker, kung tayo yung nasa kanan, sila po yung nasa kaliwa. Gets mo, sir? Gets ko na. Pero ang talagang tinatarget nila eh, sa Sangkay Janjan, ano? For now. Oo. Knowing that Sangkay, isa po yung may pinakamataas na subscriber sa atin. And pangalawa po, si Sangkay ay officer ng UBIP. Vice President. Oo. Ayun. And pangatlo, sir, hindi nila gagawin to kung hindi po sila titrigger sa atin. Ano ba kinatatakot nila? Ito po kasi, ito lang po masasabi namin. Kami pong mga vlogger, una, hindi po kami mababayaran. Pangalawa, hindi po kami tatanggap ng payola. Pangatlo,
Yung mga pakimkim po, if ever meron, ayoko na po mag-speculate dahil ang pinagtatrabahoan ko dati ay mm-hmm. Alam ko na po yan. Huwag niyo po akong lulukohin. Tsaka partner, ito yata ang number one na kinatatakutan nila. Ano sir? Yung mga camera natin bukas sa buong scenario. All the time. Simula umpisa nung kapag ka nandiyan na sa harap natin si President Bongbong Marcos hanggang matapos, bukas yan. Yun niya tayong talagang kinatatakutan nila. Kami kasi sir, tayo kasi sir, mga vlogger, yun nga po, nabanggit ko na hindi tayo tatanggap ng mga ganyan. Uh-oh. Ito po yung advice ko lang sa inyo, if ever nasa coverage po kayo, may isang politiko doon, may isang senador, congressman ba, ganito, ganyan. Tapos may mga media, sir, ito pong advice ko sa kanila. Abangan nyo yung utility ng cameraman. Dahil sila po ang tumatanggap. Oh. Dahil hindi po si reporter at hindi po si cameraman. Si utility lang po para low profile. Kapkapa na lang. Ha? Abangan nyo po kung saan sila po punta pagpatapos na yung event. Ayun. Bigla pong lilis ng daan yan. Sama-sama po yan. Sigurado. Sila po ang tumatanggap, mga kababayan. Ayan. Iwanan na natin yan. Masyadong mainit yan. Alam ko yan. Pero, uulitin ko. Isa lang ang talagang totoo. Yung SEC, pinapasarado na ang Rappler. Yun ang totoo.